Let's start. Ay, pray muna tayo, sorry. Let us pray. Lord God, maraming salamat po sa lesson ay pagkakalobi po sa amin ngayon. Pero po inantalino lakas at unawa po sa lahat po ng mga subjects po namin na-enroll ngayong semester na ito. Panginoon, we pray in Jesus Christ's name. Amen. Let's begin. Sige, pwedeng screenshot, then notepad, jot down na lang kayo important facts. Okay? Yan. Kita na yung screen. Tama ba? Kita na? Hello? Apo. Apo. Sige. Ito tapos na tayo rito, di ba? Tama? Ito. Yan. Yes po. Tapos na po, sir. Okay, di ba? So, dito na tayo sa... Ito. Ito. Di ba? Correct? Tama Apo. Ba? Yes, tapos na. Okay, sige. Let's begin. Learning to teach. Okay? So, teaching refers to the management of the teaching learning situations. To become an expert teacher is a complex multifaceted process that continuously occurs throughout the individual's professional lifetime. Nakita niyo yung keyword dyan. Meron bang binanggit doon sa definition para kayo yung maging matuto kayong magturo? Meron bang nilagay dyan na educational life nyo or nasa school life nyo? None at all. So, matututo talaga tayo during your individual's professional lifetime. So, dun talaga tayo magiging expert. I, for one, okay, nung bago akong graduate, so, syempre, nag-apply ako kagad. Turo ako kagad doon sa school na pinag-graduate ko. Okay na ako noon, ayos na. So, akala ko, galing ko nang magturo kasi nga, marami akong natutunan nung college, ganyan. So, in-apply ko lang. So, nagturo lang ako base doon sa napag-aralan ko. Okay? Nakagisnan ko nga na PE noon doon sa school eh. Ano eh, inagisan lang kami ng bola and then, sige, laro na kayo dyan. Mamaya attendance ha. So, ganun, sa basketball, sa team sports. Inagisan lang kami ng bola, volleyball na kayo dyan. Sige, okay na yan. O, gusto nyo ng table tennis? Sige, kung gusto nyo ng table tennis, hirap kayo ng gamit. Sige, mamaya attendance. Minsan, bibili ka pa ng balot. Yan ang kinagisnan ko dun sa school. Okay, hanggang sa, syempre, nagturo ako ng first time dun din sa school na yon. So, in a way, na-adapt ko yung ibang mga ginagawa ng mga teachers ko noon, and then at the same time, ina-adapt ko yung napag-aralan ko rin. That's how I teach. And then, nakapag-apply ko ako sa ibang school. Boy, I was shocked. I was really, really shocked. Napakagaling nung mga teachers dun sa school na yon magturo ng PE. Mukha akong tanga. Pagkita ko, ano ginagawa nila? Ganyan yung itsura ko noon. La, ginagawa nila. Ba't ganun? Though, syempre, sa school na pinag-aralan, lalo na ngayon, process of teaching, pinag-aaralan natin, correct? So, tama, process of teaching, pinag-aaralan natin. So, syempre, may mga lesson planning yan, ganyan. But apparently, I was still shocked. Kahit na alam ko naman mag-lesson plan, kahit na sinusundan ko yung lesson, I was still shocked. You know why? Ang gagaling ng mga teachers na yun na nakalistan ko, napuntahan ko, na nalipatan ko na school na yun. Kumbaga, pagkakita ko sa kanila, kahit na PE1 lang yung sa college to ha, PE1 yung tinuturo nila, ang ganda ng progression, ang ganda ng sequencing, dance ang tinuturo, ang ganda ng sequence, ang ganda ng progression. Team sports ang tinuturo, ganun pala dapat. Pag akyat ko sa pool, ganun pa sila magturo sa pool. Ba't ganito? So, kumbaga, hindi ka talaga totoo yung statement dun sa slide. Ito, to become an expert teacher, a teacher is a complex, multifaceted process that continuously occurs throughout the individual's professional lifetime. Matututo ka lang talaga once na nagtrabaho ka na yun. Yung mga kasama kong mga teachers doon, talagang believe talaga ako. Sa Fatima yun. Sa Fatima sa May Valenzuela. Ang gagaling talaga nila lahat. Sa swimming, sa team sports, sa anong. Ito yung masasabi natin na pagka-teacher ka, hindi masamang mangopya eh.
yun yung magiging tip ko sa inyo. Pag teacher kayo, mangopya kayo. Matututo kayo doon sa mga kasama nyo. Always ask question, always observe. Makikita nyo sila the way they deliver the lesson, the way they attack the lesson, the way they attack the course, the way they attack the syllabus. It's kind of different as compared to mga napag-aralan natin sa school. And this is a true story, most likely, maski na rin sa ibang mga institution, maski na rin siguro sa ibang mga schools. Talagang, kumbaga, after ng one semester ko doon, na-shock ako, kumbaga, pagdating ng second sem, talagang iisipin mo na lang na hindi, dapat ganyan din ako eh. Dapat ganyan din ako kagaling nila. Yun na lang ang maiisip mo eh. So, mangongopya ka sa kanila doon sa mga ginagawa nila. Meron nga kaming isang co-teacher din doon eh. Katabi doon nung isang teacher, bago rin itong teacher na to. Dumating ako sa punto na tinatawanan na namin yan dahil medyo ako natuto na ako magturo noon. Dahil matagal na yun eh, mga nakailang years na ako sa school na yun. And then meron dumating na bagong hire na teacher din. Ginagawa nung bagong hire na teacher yun, nakaganyan siya. Tinatabi niya talaga yung klase niya doon sa klase ng isang teacher doon na veteranong teacher na rin. Ngayon, ang ginagawa niya, kada may naririnig siya, yun ang sinasabi niya sa klase. Verbatim. Ibig sabihin verbatim, kung ano mismo yung binubukang bibig ng teacher na yun, gagayahin niya. Kung ano yung progression ng lesson niya, gagayahin din niya. So, ganun lang ang ginagawa niya. Tinatawa na namin, tingnan mo, gagayahin niya. Tingnan mo. Nakakatawa, pero gumaling din yung teacher na yun. So, sa teaching, hindi bawal mangopya. Sa teaching, sa profession natin, hindi bawal mangopya. Sa profession natin, gagaling ka pagka ikaw ay teacher na. Sir, ibig bang sabihin down the drain lahat ng napag-aralan natin yun? No, it's not. Natural yan yung base knowledge mo. Yan yung content knowledge mo na tinatawag eh. Pero meron tayong pedagogical knowledge na ma-acquire din eh. Kumbaga, yung pedagogical knowledge na yun na ma-acquire natin, chances are, hindi mo ma-acquire yun through books, hindi mo ma-acquire yun through lessons. Ma-acquire mo yun doon sa mga kasama mo based on experiences. Kaya talaga totoo yun, experience is the best teacher talaga. So, kumbaga, kung ano ako ngayon na nagtuturo, medyo dumarating din kasi tayo sa punto na pagka matanda na tayo, I'm 50 years old, medyo parang petics na rin mag-PE, petics na rin magturo sa PE. Pero nung kasagsagan ng yung peak ko ng pagtuturo, talagang live na live talaga. Napaka-lively talaga. Tumatapak pa ako sa lamesa habang nagtuturo ng dance. Umaalingaw-umaw yung boses ko sa court. Dinig na dinig. Talagang ganun, may engganyo ka eh. Dahil doon sa mga kasama mo. At meron ka rin maiaambag sa kanila na kasi syempre gagaling ka rin eh. So yung mga tweaks, ay yung mga nasaksihan mo sa kanila na na-adapt mo, pwede mo rin baliin hanggang sa magkaroon ka ng sarili mong ng skills ng pagtuturo. Ng the way you attack basketball, the way you attack volleyball, the way you attack teaching swimming, magkakaroon ka rin ng sarili mong bali. At makikita rin ng mga kasama mo na yon. Once na nakita ng mga kasama mo na yon, i-adapt din nila, gagayahin ka rin nila. Yan. Mr. Azanias, kumbaga sir, training ground po ngayon ito para sa amin. Darating ang araw, nasa field na rin po. Yes, ang eskwela na training ground sa hanap buhay, hindi yan education per se talaga. No, it's not. Kumbaga, sinasanay namin kayo, kaya nga every time na nag-e-explain ako ganito eh. Every time na nagpapaliwanag ako ganito. Hindi ako nagbubukang bibig sa inyo ng ganito palagi. Hindi nyo ba napapansin? Hindi nyo ba nauulinigan? Wala akong bubukang bibig sa inyo na ganito. Ako ay nandito para kayo ay matuto. Hindi ko sinasabi yun kahit kailan. Ano ang palagi kong bukang bibig sa inyo? Nandito ako, teacher ninyo, ginagawa ko lahat ng paraan sa abot ng makakaya ko nang sa ganun, kayo din ay makapagturo ng maayos at maganda. Hindi ko sinabi yung
teacher ako, ginagawa ko lahat ng paraan nang sa ganong kayo ay matuto. Hindi. Kailangan, pagka-teacher ka, once you impart knowledge, yung knowledge na yun, kailangan ma-apply ng tinuturuan. So, ang end natin, ang outcome talaga natin dito, ay kayo ay makapagturo. Hindi kayo ay matuto. Kayo ay makapagturo ng maganda at maayos. Smooth. Tama yung mga content na tinuturo. Yun ang definition nito, learning to teach. So nag-uumpisa pa lang naman talaga tayo sa process of teaching. Actually, nagkaroon lang tayo ng foundational na content na pinaliwanag ko yung mga teaching strategies, etc., etc. Nandito na tayo sa exciting part. So learning to teach. So magagaling ka talaga pagka ikaw ay nagtuturo na. Yan yun. Okay? So dagdagan pa natin. Different kinds of knowledge required of a teacher. Meron tatlo. Kailangan to eh. Kaya nga required eh. Requirement to. It's mandatory for you, mga sir at ma'am. All of you, na magkaroon nitong tatlong knowledge na to. Okay? Number one is content knowledge. Number two is pedagogical knowledge. And number three is strategies. Okay? Isa-isahin natin. Content knowledge. Understanding of content and the ability to translate into meaningful form for the students. Ano ba ibig sabihin ng content knowledge? Ito na yun, yung pinag-aaralan nyo sa school. Ito na yun, yung armas nyo na meron kayong references, tinuro ng teacher to, nag-review na review nyo to. Yun ang ibig sabihin ng content knowledge. Alam nyo yung history ng basketball, alam nyo yung basic skills ng basketball. There are three skills in basketball. Alam nyo yung different kinds of passes. Yun ang content knowledge. Alam nyo yung underhand pass sa volleyball. Alam nyo yung overhand hit sa volleyball. Alam nyo yung setting. Alam nyo yung service. Alam nyo yung diagram, court diagram sa volleyball. Yun ang content knowledge. Okay? Alam nyo ako na lecture sa inyo na in order for you to be a good teacher, you need to do this, you need to strategize this, you need to visualize, you need to make visualizations, you need to make you need to make use of technology, 'di ba? Content knowledge lahat 'yan. Lahat 'yan kailangan meron ka. Ito ha, mortal sin sa teacher. Tatandaan nyo to, mortal sin sa teacher ang magtuturo nang hindi niya alam ang itinuturo niya. Malamang narinig nyo to na tinuro sa ng teacher nyo sa inyo ng ganito. Kailangan daw pagharap nyo sa mga estudyante kahit na anong mangyari, mapaniwala nyo sila na alam mo ang tinuturo mo sa kanila. Diba? Diba? Kumbaga, meron sigurong teacher na nagturo sa inyo niyan eh. 'Di ba? Na kung hindi mo alam yung subject, kailangan pagharap mo doon sa section, mapaniwala mo sila na alam mo yung subject. 'Di ba? Kasi teacher ka eh. Kailangan nandoon yung respect. Kailangan paniwalain mo na lang sila na alam mo. That is wrong. Mortal sin yan. Huwag kang haharap sa mga estudyante mo na wala kang kaalam-alam dun sa subject mo na yun. Why? Kasi kahit na anong galing mong magsalita, kahit na anong galing mo, pilit mong magsalita, nonsensical words ang masasabi mo. Why? Wala kang content knowledge dun sa subject matter na tinuturo mo na yan. Number one. Number two, imposible na wala kang matalinong estudyante. Meron kang matalinong estudyante, tandaan niyo palagi yan. Meron kayo na matalinong estudyante na nag-a-advance lesson yan sa kanila. Nagbabasa na yan, advance reading. Wala kang alam doon sa lesson mo, siya nag-advance reading. Ano ngayon ang mangyayari pagka nag-e-explain ka ng nonsensical things? Nonsensical topics, nonsensical blah blah. Anong sa palagay mo mangyayari? Mahuhuli ka nung estudyante mo na yun. Kaya kung sino man ang teacher nyo dito sa education na magsabi na kailangan see to it, kasi teacher kayo, kailangan pagharap nyo sa estudyante, paniwalain nyo sila na alam nyo yung subject matter. And then,
hanggang sa mabola-bola nyo sila, and then sa susunod, as your assignment, maging handa ka na lang. No, that is mortal sin yan. Every time nahaharap kayo dapat sa section ninyo, every time nahaharap kayo dapat sa mga estudyante nyo, tad-tad na kayo ng tools. Marami na kayong bala. Na-review mo na yung lesson. Alam mo dapat yung sinasabi mo. Yan ang content knowledge. Okay? So, umpisa pa lang yan, tip pa lang yan, yung content knowledge. Pero marami ka pang dapat na magkaroon bilang teacher. Dahil hindi mo magagamit yung content knowledge mo na yon kung hindi ka marunong nun sa dalawang susunod na requirement para ikaw ay maging isang magaling na teacher. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng content knowledge. Kaya, kung meron kayong teacher na nagsabi ng disinir, bulahin nyo yung mga estudyante nyo, palabasin yung alam na alam nyo yan. Don't do that. Huwag nyo gagawin yun. Mag-aral kayo ng gabi kung bukas ang klase nyo, pag-aralan nyo ulit yan. Eh, hindi. Naturo ko na yan, sir, eh. Kaya, kapisado ko na yan. No. Kahit na naturo mo na yan, kahit kapisado mo na yan, chak na may makakalimutan ka, always review. Bago ka humarap sa section mo, always review. Bago ka humarap sa klase mo, always review. Pagpasada ka muna ng ano, hanggang sa ma-digest mo yung mga content nung ile-lesson mo, hanggang ma-strategize mo kung anong gagawin mo, hanggang using yung those pedagogical knowledge para ma-deliver mo ng maayos yung strategy mo. So, yun yung isa. Okay? Content knowledge. Next, pedagogical knowledge. Alam na natin yung pedagogy, di ba? Review. Ano ulit ang pedagogy? Ano ulit yung ibig sabihin ng pedagogy? Anybody? Tinakal natin yan nung umpisa. Ano ulit yung pedagogy? Mga sir at ma'am? Hello? Yes, go ahead, Ms. De La Cruz. Mr. De La Cruz. Ano po, sir? Refers to the study of teaching approaches and how they affect learners. Or teaching. Yan ang pedagogy. Yep. Very good, Mr. De La Cruz. The way we teach. Yan. Yan yung pedagogy. Teaching. Yan. Pagtuturo. Yan ang pedagogy. Yan ang ibig sabihin. So going back to the slide, pedagogical knowledge, research-based connections between teaching and learning. Hindi yung haka-haka lang. Okay? Kailangan merong sound na pinanggalingan na article yan, journal or research, yung gagamitin mong instrument para ikaw ay makapag-deliver ng from content, delivering the content to your students. Yun yung pedagogical knowledge. Yung knowledge ng pagtuturo mo. Again, yung content knowledge, yan yung itinuturo mo. Pedagogical knowledge, yan yung the way you teach. Kailangan may knowledge ka niyan. Hindi pa ito yung strategy. Yung pedagogical knowledge, yan yung the way we teach. So, kailangan ang armas mo dyan, okay, ay talagang full-blown na. Kumbaga, meron kang granada, meron kang baril, meron ka lahat. Ayos na eh. Okay? May bala na lahat yun. Asan yung bala? Yun yung content. Asan yung pedagogical knowledge? Ito yung baril. Armas, kanyon. Okay? So, nakita nyo yung illustration ko ha? Again, content yung bala. Pedagogical knowledge yung weapon. Yung baril. Okay, kung arrow yung content, yung content knowledge, yung bow ang pedagogical knowledge. Okay? So, kailangan meron ka niyan. Alam mo kung paano ka magturo. Alam mo kung paano mo ituturo. Alam mo kung saan mo ituturo. Alam mo kung paano mo aatakihin yung mga estudyante mo para nang sa ganun, ma-deliver mo yung content knowledge. So, yun ang ibig sabihin ng pedagogical knowledge. Research-based connections between teaching and learning ng estudyante. Teaching ng teacher, learning ng estudyante. Okay? So, nakakadalawa na tayo. Medyo klaro na ba yung content knowledge at pedagogical knowledge sa inyo?
Feedback? Hello? Mga sir at ma'am? Hello? Hello? Okay na ba bago tayo tumawid doon sa pangatlo? So, naiintindihan nyo ba as illustrated yung content and then pedagogical knowledge? Yes. Ang ginawa kong illustration ay bala yung content knowledge, baril yung pedagogical knowledge. Tama? Okay, and then finally, yan. And then finally, pangatlo daw kasi sabi different kinds of knowledge required of a teacher. So requirement talaga nito, okay? Pangatlo is strategies. Research-based plans din yan. Hindi rin yan nakakahaka. Okay? Research-based plans yan. Yung strategies mo. Strategies going back, ayan yung mga teaching strat natin. Ayan yun, di ba? Visualization, differentiation, cooperative learning, yan yung mixed abilities, inquiry-based, yung thought-provoking questions dapat yan. Technology, behavioral management, yan yun. At saka ito pa. Teaching styles, command, practice, reciprocal, self-check, inclusion. Tama? So, yun yung sinasabi doon sa pangatlo na requirement ninyo. Yan, strategies. So, para maintindihan nyo yung ibig sabihin, kung ang content knowledge ay yung bala ng baril, pedagogical knowledge ay yung baril, yung strategies ay paano mo iti-take aim. Ano ang tatargetin mo? Paano mo yan kakalabitin? Paano mo gagamitin yung baril? Paano mo isa-sight ng sa ganun bullseye yung target mo na content at maiintindihan ng mga estudyante mo at nang sa ganun maituturo rin nila? Okay? So, yun ang ibig sabihin ng strategies. Content, bala. Pedagogical knowledge yung baril. Strategies kung paano mo gagamitin yung baril. Paano mo patatamain doon sa target mo. Yan yung three kinds of knowledge required of a teacher. Kailangan talaga na meron kayo yan. Mamaya, yan ang magiging activity nyo. So, babalikan nyo to mamaya. Content, pedagogical, and strategies. So, mamaya babalikan nyo talaga. Okay? So, screenshot nyo na yung slide na yan and then sana na-jot down nyo yung mga important facts kanina habang nag-e-explain ako. Okay, so content knowledge, pedagogical knowledge, and then strategies. Okay, next. Principles of good successful teaching according to John Dewey. Okay, teaching is considered good when the child is made the center of the educative process. Pagka ang teaching mo ay teacher-centered, chances are walang silbi yan dun sa learning ng students. Hindi ka makakapag-focus doon eh. Ano ba ibig nyo sabihin, sir, ng teacher-centered? Teacher-centered meaning, daldal ako ng daldal, eto ang knowledge ko, kailangan maging ganito rin kayo. Yung kumbaga, eto yung, and I will enumerate the different kinds of passes, yan, and then execute nyo yan. Mamaya, eto yung mechanics niya. Hindi tama yun. Kailangan learner-based yung approach mo. Sila yung nasa center ng educative process mo. So, ang gagawin mo, i-demonstrate. Tama? And then, papakita mo sa kanila kung paano ginagawa. And then, let them practice. Pag-practicein mo sila, para nang sa ganun, magawa nila yung gusto mong pinapagawa mo. And then, mag-feedback ka. Kasi, student-centered eh. So, balikan mo sila, feedbackan mo, parang mali yata yan. Tingnan mo, ano yung sinabi ko kanina. Yan! O, di yan. Okay na, nagagawa mo na. Hanggang sa marirealize nila kung paano gawin. But, then again, demographics is important. Diba? Palagi natin sinasabi. Baka mamaya, turo tayo ng turo accordingly dun sa normal na estudyante lang na natin. Halimbawa, o passing ganito mechanics niya na, parang mataba. Diba? So, kailangan yung estudyante, yun ang center ng pagtuturo mo. Individually din. So, isa sa alang-alang mo yung physiological factor nung
tinuturuan mo, mataba ba siya, payat ba siya, may execute ba siya niyan ng tama as compared to yung ganito lang yung katawan. Diba? So, the child is made the center of the educative process. Tandaan niyo yan. Next, teaching is considered good when it is well planned. Kailangan meron kang lesson plan. Kailangan meron kang hindi lang lesson plan, tactical plan. Nang sa ganun, yung mga students mo ay matuto at ma-impart din nila yung knowledge na yun. Huwag tayong makukontento sa matuto sila. Kailangan ma-impart din nila yun. It is well planned. Kaya may lesson plan eh, ang mga teachers. Ang mga coaches kami, may mga practice plan kami na ginagawa rin. Nang sa ganun, susundan yun eh. Kailangan planado, hindi yung pagpasok mo dyan sa classroom, sige, mag-ganito na lang tayo. Hindi pwede yun. Kailangan well planned yung pagtuturo mo para makonsider natin siya na teaching, na successful yung teaching. Okay, principles of good, successful teaching to according to John Dewey. So, kailangan planado yan. Sa finals yan, pag-aaralan na natin yung lesson planning. Yung lesson planning, hindi lang basta yan susulat mo. Hindi. Religiously mong susundan yung lesson plan mo. Kailangan nandun yung step by step yung sequencing ng lesson mo. Nung gusto mong mangyari sa loob ng classroom mo. Okay? So, it is well planned. Next, principles of good successful teaching according to John Dewey, teaching is considered good when the learner is made conscious of the goals or aims to be accomplished. Huwag kang magtuturo ng shooting ng eto, ganito mag-shoot ha. Okay. Packet. Okay. Bend your elbows, bend your knees, and then take aim shot. Hindi ganun. Kailangan meron kang specific goal na sasabihin sa mga estudyante mo na kailangan nilang ma-accomplish. Okay. Ganito ha, kailangan ma-shoot nyo to ng 10 free throws. Maka 10 free throws kayo. Yun ang goal, yun ang aim. Okay? Pagka nagpapa-tournament na kayo sa PE, o kailangan mag-champion kayo ha. Isa sa inyo, kung magcha-champion, 100 ang grade. Yung magsa-second place, 90 ang grade ng team. Yung magta-third place, 80 ang grade ng team. Yung magpo-fourth place, kulelat, bagsak, 70. Meron kang specific na outcome na dineliver sa kanila, na sinabi sa kanila, na binanggit sa kanila. So, nang sa ganun, nandun yung goal nila. So, ang goal natin ay mag-champion para maka-100 tayo. So, the learner is made conscious. Pinaalam mo talaga sa kanila of the goals or aims to be accomplished. Okay? Next, the teaching is considered good when it provides learning experience. Kung daldal ka lang ng daldal, wala kang learning experience na mapoprovide dyan. Okay? Wala. None at all. Daldal ka lang ng daldal eh. Kailangan tatanungin mo sila. Kailangan meron kang mga thought-provoking questions, critical thinking para sa kanila. Okay? Then, kailangan pag-practicein mo sila. Table tennis yan, service ang topic ninyo, service. So, ang specific goal is to make 10 service straight na napasok yung service mo. So, yun ang specific goal. And then, pag-practicein mo sila. I-demo mo lang, then practice. So, provides learning experiences. Hindi yung nakikinig lang sila and then pa-task mo na sila. Hindi. Kailangan nagtatrabaho sila. Kailangan nakakagawa sila. They find ways on how to accomplish their goals, their aims that you have already given. Okay? Next, teaching is considered good when there is provision to meet individual differences. Demographics, katulad ng sinabi ko kanina. Paulit-ulit ko itong sinasabi yung demographics, di ba? Kung napapansin ninyo. Kasi mahalagang mahalaga to sa classroom. Eh. Sa isang classroom nyo, pagka nagtuturo na kayo, hindi yan pare-parehas ng kultura, hindi yan pare-parehas ng ugali, hindi yan pare-parehas ng tradition, hindi yan pare-parehas ng religion. Hindi. So, kailangan, you will have provisions to meet individual differences. Magkakaroon ka ng leeway dyan
para nang sa ganun, hindi kayo pare-parehas din ng ipapagawa sa kanila, hindi. Kung sa palagay mo ito, say for example sa religion na lang, ha, sa religion. Meron akong mga naging estudyante na bawal silang mag jogging pants. So nakapalda lang sila. Hindi naman sila pwedeng hindi mag physical activity. So magpalda sila, kaya lang hindi mo sila pwedeng pakilusin ng katulad ng pinapakilos mo sa dynamic activation drill sila kasi nakapalda yan. Eh. So hindi pwede. So kailangan you must be aware, okay? And you must be sensitive dun sa individual differences ng mga students mo. Okay? Hindi ka pwedeng insensitive diyan. Kailangan sakyan mo sila, kailangan maging sensitibo ka sa mga ganyang bagay. Kasi respect yan eh. Pagka magpe-pray na lang, hindi ko nga natanong kanina sa inyo, pagka may magpe-pray na lang, tingnan nyo, baka may Muslim kayong estudyante, magpasubali ka muna. Sir, okay lang, magpe-pray kami ha. Ano, pray, kung gusto mo, mag-pray ka na rin on your own. Ganyan. Pwede yun. So, tatandaan nyo palagi yung individual differences ng mga estudyante nyo. Be sensitive. Okay? Next, teaching is considered good when it utilizes the past experiences of the learner. Eh, napakamahalaga to sa PE. Alam nyo kung bakit? Kasi meron mga kinagis ng mga skills work yan eh. Yung mga PE students ninyo na nanggaling sa grade school nila na mga tinuro. Yung kanya-kanyang turo yan eh. ng mga teachers eh. So, utilize it. Ibig sabihin, utilize it, papayagan mo ba yung ganung turo? Sige, pwede. Ako tinuro ko four fingers over four fingers and then thumb lock doon sa digpas. Merong mga ibang teachers na kinagis na nyo na hindi ganun ng turo. Meron. Four fingers, pero naka down pointer yung mga daliri, tapos saka niya ilalak. Ako hindi, naka-up. Okay? Yung iba naka-down, yung iba naka straight. So, merong kanya-kanya. But merong kang mechanics eh. So, pwede mong i-utilize 'yan sa pamamagitan ng 'di ba mas mahirap 'yan? 'Di ba mas madali 'to? Sige, subukan mo ng pababa. 'Di parang makokomang ka, 'di ba? Parang ang sakit. So, subukan mo yung ganito. Oh, 'yan ang tama. Mas okay yan. Di nating sinasabing mali yung turo ng teacher mo, pero mas okay to para sa grading natin. Halimbawa na lang, sa volleyball, pagka archer, pagka galing kang De La Salle, di ba ang turo ni Ramil, paano papalo ang mga archers? So ang turo niya, parang arrow, di ba? Di ba? Yung ganyan. Ganyan, and then, boom, spike. Kasi archer eh. Di ba? Pero hindi, yung mga ibang coaches sa turo, hindi, dapat sa taas mo kukunin yan and then follow through. Diba? So ibig sabihin, you utilize the past experiences of the learner and then compare and then tsaka mo tuturo yung sa'yo. Okay? Next, teaching is considered good when the learner is stimulated to think and reason. Ano ba ibig sabihin ng stimulated? Ano ba yung synonym ng stimulated? Anybody? Para mas maintindihan natin. Ano ibig sabihin ng stimulated? Go. Anybody? Ano ibig sabihin ng stimulated? Hello? Pwede yan. Tagalog word. Filipino word. Letter K. Hello? Mga sir at ma'am? Ano ba stimulated? Hello? May kausap pa ba ako? Hello? Mga mister at miss? Ano ba stimulated? Sige, go ahead. Unmute. Go. Ano yung stimulated? Energizing. Letter K sa Tagalog. Pwede to. Letter K sa Tagalog. Pwedeng synonym yan. Ano?
Filipino word. Hello? Letter K, 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 Filipino word. Hello? Stimulated. Hello? Mga sir at ma'am. Letter K. Letter K. Ayan, oh, teaching is considered good when the learner is stimulated to think and reason. Okay, makikiliti mo sila na mag-isip. Makikiliti mo sila na mag-reason out. Okay, ma-entice mo sila, ma-excite sila na sila ay mag-iisip. Okay, mas magiging effective talaga yung teaching mo. Maganda ang pagtuturo mo kung nakakagamit ka ng mga ganyan. The learner is stimulated to think and reason. Hahayaan mo silang mag-isip. Hahayaan mo silang maka-find ng solution dun sa problema nila. Halimbawa, bibigyan ko kayong halimbawa, ha? Okay, 7-man passing drill. So, pagka pinasa mo, kung kanino mo pinasa, papalitan mo siya. Then, alternate yan. Ganyan. Kalimitan, pagka ganun ang pinapadrill ko, nalalaglagan sila ng bola, mali-mali nang ikot sila. Ganyan. Hayaan mo sila mag-isip, makaka-find sila ng solution para hindi mangyari yon. Sa pamamagitan ng ano, pagka pinag-practice mo silang matagal, ang nangyayari, nag-uusap-usap na sila, meron silang communication, nakakapag-isip sila, alam ko na para hindi tayo malaglagan, magsabi ka, dito sa akin, o chest pass. Makakapag-isip sila. So, hahayaan mo sila. The learner is stimulated to think and reason. Bigyan mo sila ng mga drills na mahirap-hirap, nang sa ganun, makakapag-isip sila, makakatink sila, makakapind sila ng ways para sa ganun, kahit na mahirap yung pinadrill mo, makaka 100 pa rin sila na grade. Magkakaroon pa rin sila ng perfect score. Okay? Next, teaching is considered good when it is governed by democratic principles. Kung sasabihin mo lang palagi na kailangan ganito, okay? So, swimming, kailangan at the end of the day, matawid nyo na yan, yung width na yan. Using glide and kick lang, wala pang pull. Okay, so glide and kick, tawirin mo yan. Eh merong kinakapos palagi, kailangan mag-recovery. Eh merong may hydrophobia. Okay? So, hindi ka pwedeng autocratic na hindi, kailangan talaga, hindi pwede yun. You have to be sensitive dun sa kapasidad at kakayanan ng mga estudyante mo. Kung ano, tanungin mo rin sila, okay, eto ang prelim eh, okay ba sa inyo na ganito ang prelim na tatawirin natin yung pool length. So length, ibig sabihin length, yung pahaba ng pool, 25 meters yung pool, okay pa sa inyo? Tanungin nyo sila kasi baka hindi nila kaya yan. Sir, parang mas maganda width na lang. Kailangan it is governed by democratic principles. Tanungin mo sila, majority, kung ano yung mas okay sa kanila, favorable sa kanila, hindi yung gusto mo lang mangyari. Okay? Kung marin yan, hindi lang isang tawid yan. Kung marin ang estudyante mo, kailangan may balik pa yan. Mag-tumble ka pagdating sa dulo and then glide and then mag-ano ka ulit, mag-freestyle ka ulit. Yun, pwede yan sa marine. Pero mga estudyante mo ay nursing, estudyante mo ay HRM, tapos swimming yung lesson mo, hindi nila kakayanin yung length na yan. Pwede nilang kayanin, do recoveries. Pwede ka mag-recover, mag-recovery. So kung kinakapos ka na, nang kakakampay, tayo. Tayo ka muna sa pool. And then, push ulit. Glide. Pwede yun. Okay? Next, teaching is considered good when the method used is supplemented by another method and instructional devices. Gamit ka ng mga equipment. Gamit ka ng mga tools. Halimbawa, sa table tennis. Table tennis. Okay? Ang drill natin ngayon, ang skills work natin ngayon, ang practical exam natin ngayon is smash. So, forehand drive. Okay? So, yung forehand drive, kung pag-forehand drive yan, natural, pag hampas mo ng hampas yan, talsik ng talsik yung mga bola dyan. Okay? So, gamit ka ng isa pang
instructional device, pwede kang gumamit ng halimbawa net para masasalo yung mga bola, or pakita mo yung video. Yan, isang instructional device. O sige, dinemo ko ha. Kung hindi nyo pa rin magets, eto ang video. Panuuri nyo kung paano yung smash. Yan. Yan ay world champion. Eto yung video naman ng beginner. Sige, pwede nyo silang gayahin. Pili kayo dun sa dalawa na yan. Supplemented yung dinemo mo. Supplemented yung tinuro mo. Okay? So, yung supplementation, it's either teaching yung supplement or tools or equipment yung supplement. Okay? Teaching is considered good when evaluation is made an integral part of the teaching process. Kailangan may exam ka palagi. Kailangan may assessment ka palagi. Hindi ka pwedeng magturo ng turo lang. Kailangan gegradean mo yan. E-evaluate mo yan. Okay, na hanggang o hindi kaya titingnan mo 'yan kung hanggang saan na sila. Okay, nang sa ganun, nakita ko na yung group nito. Sila pa lang yung nakakagawa ng skills work . Itong three groups hindi pa. So, ang evaluation ko ay sige, sa next meeting na tayo mag-grading. So kailangan evaluation should be made an integral part of the teaching process. Sasama nyo palagi yun. Okay? Evaluation, assessment, lahat. Pwede ka magpa-practical exam. Tapos, kung gusto mong graded na yan, it's up to you. Kung gusto mong, kung na-evaluate mo na, hindi, pagka-grenadean ko to, bagsakalos lahat to. Wag muna. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng evaluation is made an integral part of the teaching process. And finally, teaching is considered good when drill or review is made an integral part of teaching and learning. Kung PE ka, dinidrill mo dapat yung mga skills work na yan. At compartmentalize ang drill. Halimbawa, ang skills work mo is 7-man passing drill. Yan ang assessment. Okay? Huwag mo munang i-7-man passing drill yan. Compartmentalize mo yung drill. Mag-drill ka muna ng chest pass to chest pass. Okay? So, dalawang tao lang muna. Then, mag-drill ka na ng bounce pass. Dalawang tao muna. Then, mag-drill ka ng overhead pass to overhead pass. Co-compartmentalize mo muna. Hanggang sa na-drill mo na yung chest, bounce at saka overhead, mag-drill ka na ng lumalakad na pumapasa. Yan. Okay, so okay na sila. Okay, pwede mo na yung banata ng 7-man passing drill. So, drill or review is made an integral part of teaching and learning. Reviewin mo. Okay na ba sila? Ah, kaya na. Sige, pwede na tayo mag-progress. Sige, 7-man passing drill. So, yan yung principles of good and successful teaching according to John Dewey. Ayan yung mga, yung you need to consider na mga things, mga bullet points para masabing teaching is considered good. Yang mga yung bullet points na yan. Okay? So, screenshot it. Okay? So, next, ang gagawin natin ngayon, ibe-breakout ko kayo into rooms. 13 kayo, di ba? 2 groups. So, 12. So, 6 members per group. Tama? Sige. Okay. Ibe-breakout room kayo. Ang mangyayari ngayon, yan, balikan natin to. Different kinds of knowledge required of a teacher. Which do you think is more important among these three? Yung pinaka mas matimbang dito sa tatlo na to. Yung content knowledge ba? O yung pedagogical knowledge ba? O strategies ba? Ibig sabihin, lahat naman to ay almost equally important. Pero pag-isipan nyo, you discuss among yourselves, ano sa palagay nyo ang pinakamahalaga dito sa tatlo na to para masabi natin na makakapagturo ka ng maayos, na pwede nating gamitin, na ito yung bulk, ito yung pinaka, kung 100% tong tatlo na to, 70% dapat ay ito. Para nang sa ganun,
makapagturo tayo ng maayos, makakapagturo ka ng tama. Okay, so alin dito sa tatlo na to? Content knowledge, pedagogical knowledge, or strategies? Alin ba ang pinakamahalaga dyan sa tatlo na yan? Okay, yes, go ahead, Mr. Azanias. Sir, pwede po ba, sir, pahingi po ng brief explanation tungkol po sa content knowledge? Na-explain ko na kanina. Kararating mo lang ba? Hindi, sir. Kanina pa po. Kaso, sir, nag-drive po ako eh. Habang ano po, ka-uwi lang. Okay. Content knowledge, yan yung pinag-aralan nyo. Okay? Yan yung pinag-aralan nyo. Actually, you will discuss among yourselves eh. Pagka nagdi-discussion na kayo. Diyan nga tayo nagtagal kanina sa discussion eh. Okay, ito yung hazard ng online class eh. Yung lagi yung ano internet, and I understand. Pero I'll be brief. Content knowledge, yan yung libro, yan yung kaalaman mo dun sa skills work, halimbawa basketball, history ng basketball, basic skills ng basketball, diagram ng court, rules ng basketball. Yan ang content knowledge. In-illustrate ko yan. Kung ang content knowledge ay bala ng baril. Ang pedagogical knowledge ay yung baril. Yung strategy, yan yung paano mo patatamain doon sa target mo, yung baril. Okay? So, you will discuss among yourselves kung ano ang pinaka-importante dyan sa lahat na yan. Content knowledge, pedagogical knowledge, or strategies. Okay? So, bibigyan ko kayo ng, ano ba pwede? 15 minutes, okay na ba yon? Kayo? Okay ba 15? Mga sir at ma'am, 15. Palagay nyo. Okay na po yun, sir. So, 15 minutes. 15 minutes, okay? Yes po, sir. Okay, 15 minutes. Yan. Yan. Opening rooms in 3, 2, 1, go.
Okay, hello. Check. 1, 2, 3. Okay tayo? Dinig? Hello? Okay, sige. Unahin natin yung breakout room number 2. Sino yung speaker natin? Ako po, sir. Sige, go ahead. Okay na. Yung napili po namin, sir, is yung ano po, yung sa strategies po. Kasi po ang gusto namin po iparating na kahit alam po ng teacher yung content ng tinuturo niya or i-share niya sa klase, mahirapan po siya i-execute yun or i-share yung information kasi wala po yung strategies or yung ways kung paano niya ipapa-intindi and at the same time, may intindihan po ng estudyante. Kasi po, kapag may strategies po, magkakaroon po na, ng engagement between teacher tsaka po dun sa students and also meron din pong connections and at the same time po, meron po excitement kasi may panibagong strategies po na inilahad yung teacher sa mga estudyante. Hindi po yung isang strategy lang tapos part ulit po yung yung cycle. Parang mabuburyo na po yung estudyante niyo kasi same strategies po pero hindi naman po applicable dun sa topic na tinuturo po niya. Ayun po. Okay, sige. Thank you. Oh, breakout room number 1. Speaker. Sino yung speaker ng 1? Hello? Hello po, sir. Sige, go ahead. Good evening po. Sir, isa po sa ang napili po namin is yung pedagogical knowledge. Kasi sir, para sa amin, sir, ito po yung special future na mapuprovide po natin as a teacher. Kasi may mga content po ito na like knowledge to transform po the content in ways that understandable to learners . Kumbaga napakahalaga po ng pedagogical knowledge kasi isa po siya sa nagbibigay ng proper way when it comes to teaching kasi siya po yung isa sa mga paraan kung paano ba natin ituturo in beginning yung isang activity. So para sa amin, sir, this is the one of the most special when it comes to physical education since may significant to from different subjects. Kasi sir, kaya niya po niyang i-establish din yung collaborative learning . Sa paanong pamamaraan po, like pagkakaroon po na incorporating gathering exercises since sa pag-usapan po natin doon yung stimulated, no? So sa paraan na to, sir, nagkakaroon din po tayo ng mga stimulating discussions at nai-encourage po natin sila to peer learning and experimental learning and organizing group activities like pagkakaroon po ng mga yun nga sir like mga physical activities po so nagkakaroon po ng collaboration kaya isa po sa ayun po yung napili namin sir yung pedagogical knowledge po yun po. Okay, sige, thank you. So maganda yan . Yung isang sagot strategy, yung isang sagot pedagogical knowledge. So syempre pagka ako nagpapa-debate or nagpapa-explain, sinasagot ko rin yung tanong ko. Kaya maganda sabi ko kasi ako naman content knowledge ang importante sa lahat. Yung pinaka much weight na dapat given is yung content knowledge. You know why? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, it's a mortal sin palagi. Kasi, totoo to. Ewan ko kung meron na nagturo sa inyong teacher. Meron na ba? Yung tanong ko kanina. Meron na bang teacher na nagturo sa inyo na kailangan pag-aharap kayo sa section nyo, sa klase nyo, dapat i-convince nyo sila na alam nyo yung tinuturo ninyo. Kahit na hindi nyo alam. Meron na ba na nagturong ganung teacher sa inyo na sinabi sa inyo na sige, 'di ba magiging teacher kayo? O ito tip ko sa inyo ha, pagkaharap kayo sa estudyante kahit hindi niyo alam tinuturo niyo, dapat i-convince sila na alam niyo dapat na tinuturo. Meron na ba na teacher na nagsabi sa inyo noon? Anybody here? Yes, sir. Meron. Hindi ko natatanungin kung sino ha, 'di ba? Okay? High school days. Oh, basta let's leave it at that. Hindi ko natatanong . Mali yun. Talagang mortal sin. Wag na wag kang haharap sa klase mo
nang wala kang kalam-alam dun sa topic ng lesson mo. Dun sa lesson mo mismo. Wag. Okay, I say content knowledge. Why? Alam natin na dapat nga 33% equally distributed yung weight niyang tatlo na yan eh. In order for you to be a successful teacher, kailangan 33% content knowledge, 33% na strategy, 33% na pedagogical knowledge. Ha? Tama? Pero I say, content knowledge pa rin ang pinaka dapat much given na weight talaga sa lahat-lahat. Wala kang i-strategize kung hindi mo alam ang ituturo mo. Wala kang itatactical or i-deliver pedagogically kung hindi mo alam ang content mo, kung wala kang content. Pero ito ang posibleng mangyari. Pagka ang isang tao, alam niya yung information ng content, maaari siyang matuto. Diba? Example, YouTube. Okay? Sa YouTube, halimbawa gusto kong matutong mag-drive kasi kaya lang ang mahal ng driving school, nood na lang ako ng YouTube. Yan. So sa YouTube, nandun yung content knowledge ang pag-drive. Yes, pedagogically, baka meron pa possible na tinuturo in advance na technology kasi, di ba? Pedagogy yun, technology. But nonetheless, content lang talaga yun. Walang interaction between the teacher and you kasi YouTube yun, pinapanood mo video. Maaari kang matuto. Di ba? Kung strategy lang yan, ano ituturo mo? Kung pedagogy lang yan, ano ituturo mo? Wala, none at all. So, dapat merong content. Sino rito nakapanood ng movie na With Honors? Anybody here? May nakapanood ng movie na With Honors? Anybody? Yung bida si Brendan Fraser tsaka si Joe Pesci. Anybody? Wala? Mga kahit na isa sa inyo, walang nakapanood ng With Honors, panoorin nyo. Search nyo sa Netflix, baka meron sa Netflix or sa Amazon. Or search nyo na lang sa internet, baka meron pa kayong makita, With Honors. Okay? Yun yung story na si Joe Pesci ay bum. Sabihin ng bum, walang tirahan, nagre-rely lang sa pamamalimos, ganyan. Nakatira siya sa parang boiler room ng Harvard. Okay? Sa parang nandun yung mga tangke-tangke, mga pipes, dun siya nakatira. Okay? Tapos meron siyang access sa library ng Harvard. So, ang ginawa niya, nagbabasa-basa siya ng libro sa Harvard. Basa siya ng basa ng libro. Ganyan. Hanggang sa yung story na yon, he came across on a thesis, yung dissertation ni Brendan Fraser. Si Brendan Fraser running for honor dun sa Harvard. Tapos may thesis siyang ginagawa. Yan. Tapos, nalaglag yung thesis niya dun sa drainage. Dun sa drainage na yon, nandun nakatira si Joe Pesci. So, napulot niya yung thesis. Nung hinahanap ni Brendan Fraser, pumunta siya doon, nakita niya na sinusunog ni Joe Pesci yung thesis niya. Sinusunog, iniisa-isa niya. Siyempre, galit-galit siya. Ba't sinusunog? Piece of trash daw yun. Nabasa niya, trash. Walang kwenta yung thesis mo. Ganyan. Bam yun, namamalimos lang. Ginagawa niya, nagbabasa-basa kasi siya sa Harvard Library. Nakakataka siya ng libro. Ganyan. Hanggang sa madaling salita, to summarize the plot. Okay? Naturuan niya si Brendan Fraser kung ng mas much better way dun sa thesis niya. Pero yung thesis niya na yun na ni-revise niya, ayaw nung professor niya. Hanggang sa sit-in si Joe Pesci dun sa klase ni Brendan Fraser. Siyempre, ang yabang ng professor, ganyan-ganyan. Nagle-lecture. So, hanggang sa madaling salita, basta maganda yung movie, ayokong i-spoil sa inyo. Ang nangyari, nagkaroon ng debate yung professor at si Joe Pesci. At nanalo si Joe Pesci dun sa debate. Hanggang sa pumalakpak yung mga estudyante ng professor na yun. Hanggang papaalis na si Joe Pesci dun sa nangyari na yun. Okay? One example din, si Andres Bonifacio.
nakapag-aral yun eh. Pero mahilig siya magbasa. Content knowledge. Okay? Pero natatag niya yung katipunan. Okay? Nabasa niya yung noli. Nabasa niya yung feeling. So, ibig sabihin, yes, dapat equal talaga yung treatment ng tatlo. Pero meron tayong sinasabi na talagang mas may higit talaga doon sa dalawa. So para sa akin, opinion based lang naman, kumbaga, okay naman yung sinabi nyo yung explanation, bad strategy yung nasabi nyo, kung bakit din pedagogy yung nasabi nyo. Pero sa akin, I for one, gusto ko talaga, para sa akin, pinakamahalaga talaga doon sa tatlo is yung content knowledge. Dapat meron ka talaga nun. Yun ang talagang pinakabulto nun na para maging isang successful na teacher ka talaga. So, dapat alam na alam na alam mo yung tinuturo mo. Yung the way you teach, madali na lang yun eh. The way to strategize teaching that topic, madali na lang yun eh. Pero ang mahalaga, yung kailangan alam na alam mo yung topic mo, yung tinuturo. Okay? So, end na natin yan. So, balik tayo ngayon dito sa classwork. Okay, task one. Task two. Ia-assign task ko na to. Okay? So, ang gagawin nyo, eto yung, huwag na lang dyan, dito na lang. Ayan. Ayan. So, task two. Midterm to ha. Term. Yes, meron na ano. Hindi ka po nakasya. Oh, ay, sorry. Buti na lang nabagin mo. Share screen ko na lang. Wait. Yan. Yan. Oh, kita na ba yung screen ko? Yes, kita na? Po, sir. Sige. Scrolling lang. Medyo mahaba kasi reading material 1 eh. Yan, okay. So, ito yung task 2. Task 2, read through the reading material number 2, K-12 curriculum guide in health. Health na tayo ngayon kasi midterm na. Content matrix by the Department of Education. Choose at least 3 topics from the health content matrix. 3 lang. Okay, 3 lang. And think of at least 3 teaching strategies for each topic that you can think of that will make the topic interesting and properly understood by learners. Yung gumawa ng module na to, nagbigay ng example. Say, for example, grade 9. Okay? Ang topic kasi ng grade 9, prevention of substance use and abuse. Harmful effects of substance abuse. Strategy niya is role play. Reason for choosing. I chose role play because I feel that students can explore individual capacity by acting, developing confidence, and make the message more relatable and easily absorbed. So, para sa kanya, mag-i-skit sila, drama skit, para maituro ng maayos yung drug abuse. Okay? So, yan ang gagawin nyo ngayon. So, yung reading material ay eto. Ayan o. So, napakadali. So, say for example, ang pipiliin nyo is injury prevention, safety. Ayan, sa fourth grading daw ng grade 1. So, ano ang pwede nating gawing strategy dyan sa injury prevention. So, pwede tayong magkaroon ng film showing. Diba? So, film showing ng, say for example, earthquake. O, di kaya, car accident. May ganyan. So, paano na first aid? Ganyan. So, I choose film showing because blah, blah, blah. O, tapos, di kaya, balikan ulit natin. Nutrition, family health, grade 10. So, family health. So, family health strategy. Pwede rin role play dyan. So, mag-i-skit yung pamilya. Di kaya, mag-drama play kayo. Ng ano, then, I choose role play because I feel that students can explore. So, ganun lang ang gagawin ninyo. Okay? So, ang gagawin ko rito, screenshot ko lang to. Wait lang. At ilalagay ko na to sa Facebook group ninyo. Okay?
So, i-assign task ko na to, ha? So, assign task. And then, lalagay ko na sa Facebook group. Again, bakit sa Facebook group? Kasi sa Facebook group lang ako mag-check ng output. Hindi ako kailanman mag-check sa Google Classroom. Okay? Para hindi tayo nalilito. Baka meron pa rito na hindi pa nag-join sa Facebook group natin. Mag-join na kayo. Hindi ko ma-checkan yung trabaho ninyo. Okay? Midterm submission post. Midterm submission post. Yan. Reading materials and are found in our Google Classroom. Wait lang ha. Yan, upload ko lang to. Yan. Para meron kayong guide. Oh, pinost ko na. Tapos ito, edit ko. Para hindi kayo nalilito. All output should be submitted in our FD. I will only check out in our FB group. Ayan. See. Okay, so nagets na ba mga sir at ma'am? Okay na tayo? Yes po, sir. Okay, sige. So, meron pa ba tayong questions? Anything else? Anybody else? Questions? Mga sir? None na po. Calling once, twice, thrice. Sige, if none, let us pray. Lord God, maraming salamat po sa lesson na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayon. Pairang pulit ng talino, lakas at galing sa pag-aaral, Panginoon. We pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay, salamat. Thank you. Thank you, sir. Thank you po, sir. Salamat po. Ingat po.